LeBron James, mga idol, gusto ngang humingi ng tawad dito kay Isaiah Stewart. Gusto niya mag-sorry matapos niya ang insidente nilang dalawa. Balita nga ni Sam Saranya, mga idol, na ito nga daw si LeBron ay tinry na kuhanin yung phone number neto ni Isaiah Stewart, at sigurado para nga yan mag-apologize or mag-sorry nga siya dahil hindi naman daw yun sinasadya. Ayon nga kay Shams ay gusto nga daw ipaalam ni LeBron James na unintentional nga daw yung nagawa niya kay Isaiah Stewart. So ayan nga, mga idol, ang balita kay LeBron James. Gusto niya palang humingi ng tawad dito kay Isaiah Stewart. Ni natin alam kung nagtagumpay nga siya sa pagkuha ng phone number. Pero sigurado yan, mga idol, nahihingi nga ng tawad yan si LeBron James once na makontakt niya nga itong si Stewart. At nakita din naman natin, mga idol, kahapon matapos nga yung masapok na ito ni LeBron itong si Stewart, ay inangat niya ang kanyang kamay para nga sabihin na hindi niya yon sinasadya. Pero ang tanong pa din dyan, mga idol, kahit ba itong si LeBron ay mag-sorry na, eto bang si Isaiah Stewart ay papatawarin siya? Nakita naman natin sa kanyang reaksyon na grabe nga siguro ang galit niya dito kay LeBron. Ilang beses niya talagang hinabol. Pero anyways, mga idol, punta na nga tayo sa ating susunod na balita tungkol nga ito sa third year player na itong Golden State Warriors na si Jordan Poole. Grabe kasi, mga idol, ang kanyang naging improvement from his first year at second year sa NBA kumpara sa nilalaro niya ngayong season. So first and second year niya nga, mga idol, dito sa Warriors, nag-average lamang siya ng 10 points per game at hindi nga maganda ang kanyang mga percentage. 38% sa field goal niya, which is below average sa NBA, at ang free throw percentage niya naman ay parang normal lang, 84%. Pero mga idol, sa nilalaro ni Jordan Poole ngayon sa year 3 niya sa Warriors, nag-average niya siya ng 18.4 points per game, 45% lang ina-average niya sa kanyang field goal, at sa free throw line naman, mga idol, ay 92.5%. Kaya nga rin, mga idol, itong si Jordan Poole ay candidate para sa most improved player ngayong taon. Eh dahil kitang-kita naman natin ang kanyang improvement. So tingnan na nga lang natin, mga idol, kung ito bang si Jordan Poole ay magiging consistent sa kanyang performance sa kanyang year 3 at magiging sapat ba ito para nga mapanalo niya ang Most Improved Player Award. So yun na nga lamang muna, mga idol, para sa ating mga balitang NBA ngayon. Maraming salamat sa inyong panonood. Bye!